أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته والآن نحن في درسنا الجديد في هذا المادة في هذه المادة قواعد اللغة العربية لقد درسنا في درسنا السابق عن موضوعنا ضمائر المخاطب والآن سننتقل إلى درسنا الجديد رقمه الدرس 16 وموضوعنا الآن عن مبتدأ وخبر والإشارة إلى جمع غير العاقل Bali tulad pa rin ng ating nakasanayan, mga ginigiliw kong mag-aaral, babasahin muna natin ang hiwar na napapaloob dito. Kukunin natin ang mga kahulugan at pagkatapos ay ibibigay natin ang bawat kaida na napapaloob sa hiwar na ito. Hadal hiwar bayna al-mudarrisi wa Muhammadin wa Aliyin. Ad-darsu sadisa asyara. Lesson 16. المدرس لمن هذه الأقلام يا محمد سابين غورو سينو با ang nagmamay-ari ng mga lapis na ito o Muhammad hiya li ya ustadu sabi ni Muhammad yan ay sa akin ya ustaz o guru المدرس هي جميلة جدا sabi ng guru ito or siya ay napakaganda وهذه الكتب الجديدة هي لك at ito naman na mga aklat na bago at itong mga bagong aklat naman sa iyo rin ba ito هي لك Muhammadun sabi ni Muhammad la هي لحامدين la hindi sabi ni Muhammad Hiya li Hamidin yan ay kay Hamid pagmamay-ari ni Hamid Al-mudarrisu ayna dafatirukum ya ikhwanu saan ang inyong mga notebook o brothers ikhwanu ikhwatun wa ba'duhum yaquluna ikhwanu Aliyun hiya huna ala hadha al-maktabi sabi ni Ali andito siya sa ibabaw ng lamesa ala al-maktabi. Bali ngayon, kukunin natin ang mga maani, bibigyan natin kahulugan sa ating lugatul mahalli, Tagalog, at kukunin natin ang bawat kaida na napapaloob dito. Al-mudarrisu. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Kanino ba ang mga panulat na ito o Muhammad liman alam natin na ang lam dito sa liman ay lamul jar harful jar liman kanino hadhil aklamu ya Muhammad hadhil aklamu ya Muhammad may katanungan dito hadhil aklamu ano ang ibig sabihin ng aklamun mga lapis ngunit Bakit ginamit ang hadhihi? Alam natin na ang aklamun ay ang plural ng kalamun. Kalamun, isang lapis. At siya ay nahuhulog sa mudhakkar, panlalaki. Ngunit dito sa kanang jama, bakit sinabi dito na hadhihi aklamun? Hadhihi, alam natin na ito ay pambabae, di ba? Napag-aralan natin noon sa lesson 1 pa ang pagkakaiba ng hadha at saka hajihi, di ba? Ang hadha ismu isharatin lil mufrad al-mudhakkar al-karib al-aqil wa ghayr al-aqil. Ang hadha ay isa sa mga uri ng ismu isharah na ginagamit sa pagtuturo ng malapitang bagay na nag-iisa na nauukol lamang sa pangalang panlalaki. Ito ang hadha. Wa hadhihi ismu isharatin lil mufrad al muannath al qarib al akil wa ghayr al akil at ang hadhihi naman ay ginagamit sa pagtuturo ng isang pangalan na nag-iisa isang pangalan na nauukol lamang sa kasariang pambabae hadha at saka hadhihi kapag sinabi natin hadha
kalamun, ito ay lapis. Dahil ang lapis dito ay nasa kasariang panlalagi, mudhakkar. Inuulit ko ang tanong, bakit sinabi dito na hadhihi aklamun? Hadhihi pambabae, tapos ang kalamun, di ba? Mudhakkar. Kaya magkaiba. Ang mubutada dito at saka khabar ay magkaiba. Mamaya ipapaliwanag natin ang kaida. Muhammadun hiya li, ya ustadhu. Yan ay sa akin. Hiya li. Hiya li. Yan ay sa akin or siya ay sa akin, pagmamayari ko. Ya ustadhu. Ya ustadhu. Ustadhu, dhamma ang haraka ng dhal dahil sa yaul munada. Napag-aralan na natin ito. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Bakit naman ang aklamun dito ay ginamit ang hiya? Samantala, ang hiya ay nakapagtuturo na ginagamit lamang sa kasariang pangbabae. Ngunit bakit ginamit sa aklamun? Wahadhihil kutubul jadidato. Hiya laka. At ito namang mga bagong aklat, sa iyo ba ito? Hiya laka, sa iyo ba ito? Kukunin naman natin ang kaida dito. Kutubun. Kutubun, ang kanyang mufrad ay kitabun. At ang kitabun ay napapaloob sa kasarian la panlalaki. Ibig sabihin, kapag ginamitan natin ito ng ismul isyara, ang magiging ayos nito o tunog nito ay hadha kitabun. Hadha kitabun. Ito ay isang aklat. Ito ay aklat. Ngunit ang tanong, bakit ginamit dito ang hadhihi? Hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Ito ay mga aklat. Hindi niya ginamit ang hadha. Samantala ang hadha ay lilmudhakkar. Lilmufrad ilmudhakkar. Ang tanong dito, bakit hadhihi ang kanyang ginamit sa kutubun? Ang jam'un ng kitab, kitabun ay kutubun. Mamaya, malalaman natin ang kaida. Muhammadun, la, sabi niya hindi, hiya li Muhammadin, hiya li Muhammadin. Ang kutubun na naman dito, ginamit na naman niya ang kalima na hiya, ang damir na hiya, na nauukol lamang sa kasariang pangbabae. Aina dafatirukum ya ikhwanu, saan ang inyong mga notebook o brothers? Daftarun. Ang kanyang mufrad ay daftarun at ang kanyang plural o jam'un ay dafatiru. Dafatiru, mamnu' min as-sarf. Insha'Allah, mapapag-aralan din natin ito. Sabi ni Ali, hiya huna ala hadha al-maktabi. Hiya huna. Ginamit na naman niya ang kalima na hiya. Samantala, ang daftarun ay mudhakkar, panlalaki. Ngunit pagdating sa kanyang jam'un, dafatiru, ay ginamit niya ang hadhihi at saka hiya. Ginamit niya ang kalima na hadhihi na ismul isyara para sa babae at hiya, damir naman para sa babae. Bali, ano ang mga kaida dito? Bakit magkaiba ang mubtada at saka khabar pagdating sa al-isharatu ila jam'i ghayri al-aqil? Bali, bago tayo pumunta doon sa kaida ng hiwar na ito, talakayin muna natin ang patungkol sa mubtada at saka khabar. Napag-aralan na natin ito sa ating nakalipas na lesson, kung ano yung tinatawag na jumla o sentence, ano yung dalawang klase ng sentence, ang jumlatul ismiya at saka jumlatul fi'liya, at ano yung dalawang rukan o haligi ng jumlatul ismiya, at ito ang tinatawag na mubtada at saka khabar. Ang mubtada, ismun yaka'u fi awalil jumla. Ang tinatawag na mubtada ay siya yung pinakaunang kalima sa jumla, sa sentence. At ang khabar naman, ismun yaka'u ba'dal mubtada wa tahsulu bihi al-fa'ida. Ang khabar naman ay siya yung kalima na sumusunod sa mubtada. Ito ang tinatawag na khabar. At ang khabar ang kumukumpleto o nagbibigay faida, nagbibigay ng kumpletong salaysay sa isang sentence o sa isang jumla. Halimbawa, kapag ginabi natin, hadha
talibun. Ang hada dito ang siyang tinatawag na mubtada dahil siya yung nabanggit sa unahan, tulad ng sabi kanina, yakaw fi awalil jumla. At ang khabar dito ay ang talibun dahil siya yung kasunod ng mubtada at siya yung kumukumpleto doon sa sentence. Kapag ginabi natin na hada, ito, walang kahulugan, maliban na lang kung dudugtungan natin siya ng khabar. Hada talibun, ito ay estudyante na lalaki. Al-babu maftuhun, ang pinto ay bukas, nakabukas. Kapag sinabi natin na al-babu, ang pinto, hindi ito matatawag na jumla dahil hindi siya kumpleto. Ang al-babu ay ang siyang tinatawag na mubtada at ang khabar naman dito ay ang maftuhun dahil siya ang kumukumpleto o nagbibigay ng kumpletong salaysay sa isang pangungusap o sa isang jumla. Al-babu maftuhun, ang pinto ay nakabukas. Siya yung nagbabalita kung ano yung katayuan ni mubtada. Sabi dito, al-khabaru yutabiqul mubtada'u fil ifrad wat-tathniya wal-jam' wat-tadhkiri wat-ta'nith. Ang mubtada daw at saka ang khabar ay dapat magkasunod ito. Magkaparehas siya sa bilang. Maging ito man ay sa pagiging mufrad, pagiging muthanna, at pagiging jam. Halimbawa, kapag ang ating mubtada ay mufrad, marapat na ang ating khabar ay mufrad din. Halimbawa, kapag sinabi natin, ana talibun. Ana talibun. Ang ana dito ay mufrad lil mutakallim at ang talibun dito ay mufrad din, nag-iisa. Halimbawa, ang mubtada ay ginawa natin sa bilang na dalawa. Halimbawa, sabihin natin, Muhammadani talibani. Dapat ang mubtada at saka khabar daw ay magkaparehas ng bilang. Kaya Muhammadani, ang dalawang Muhammad ay talibani, mga estudyante, dalawang estudyante. Bali, sa jam'un naman, kapag sinabi natin, alam natin na ang jam'un ay thalathatu fa akthar. Kapag sinabi natin, nahnu tulabun, ang mubtada dito ay nahnu, jam'un. At ang kanyang khabar dito ay tulabun. Ang tulabun dito ay jam'un din. Kapag sinabi natin na nahnu talibun at ang talibun naman ay mufrad, ito ay mali. Dapat sabi niya, al-khabru yutabiqul mubtada fil ifrad wa tathniya wal jam. Dapat magkapareha sa bilang ang mubtada at saka khabar. Ano pa? Sabi niya, wat-tadhkir wat-ta'nith. Dapat magkaparehas din ang mubtada at saka khabar sa kasarian. Magkaparehas ang mubtada at saka khabar sa kasarian. Halimbawa, kapag ang mubtada natin ay mudhakkar, marapat na ang gamitin natin na khabar ay mudhakkar din. Kapag ang mubtada natin ay muannath, ang khabar natin ay marapat na muannath din. Halimbawa, anti talibatun. Ang anti ay mufrad sa pagkababae. Anti, ikaw. Madamir sa muanna. At ang talibatun dito ay estudyante na babae. Anti mubtada sa pagkamuannas, talibatun khabar sa pagkamuannas. Dapat magkaparehas siya ng kasarian. Kapag sinabi naman natin, anta talibun. Ikaw ay estudyante na lalaki. Dapat ang mubtada at saka khabar ay magkapareha sila ng kasarian. Kapag sinabi natin na anta talibatun, ito ay mali. Dahil ang anta ay mudhakkar, ang talibatun naman ay muannath. Kaya magkaiba na sila dito. Hindi na sila magkaparehas sa kasarian. Bali ngayon, pupuntahan natin yung kaida ng kanina na hiwar na binasa natin. Yung unang binasa natin, sabi niya, hadihi aklamun. Hadihi aklamun. Ang kalamun, ito ay nangangahulugan na isang lapis. At alam natin na ito ay napapaloob sa panlalaki, mudhakkar. Kaya dapat kapag sinabi natin ito ay lapis, hadha kalamun. Ngunit pagdating dito sa jam'un, pagdating sa plural, ay bakit sinabi niya hadihi aklamun. Hadihi aklamun. Ginamit niya ang hadihi.
Bakit ginamit niya ang hadihi sa plural ng ligayril akil, sa plural ng kitab? Bali, ito ang kanyang kaida. قال المؤلف إذا كان المبتدأ جمعا لغير العاقل يجوز الإخبار عنه بالجمع وبالمفرد المؤنث. إذا كان المبتدأ جمعا لغير العاقل كبق كساب دونيا أن مبتدأ أي فلورال سا لغير العاقل أنو أن إبجبهن لغير العاقل يung mga pangalan na walang pag-iisip tulad ng hayop, bagay, idea at saka anupaman. Ang akil naman ito ay tumutukoy lamang sa tao. Maliban doon ay tulad ng hayop, bagay, puok, lugar, anupaman ay tinatawag na ito na ligayril akil. Kaya sabi niya, إذا كان المبتدأ جمعا ligayril akil, kapag ang mubtada ay plural sa ligayril akil, يجوز الإخبار عنه بالجمع المفرد المؤنث. Pupwede o marapat na ang iyong khabar ay mahuhulog sa pagiging mufradil mu'annath. Magiging mufrad na mu'annath ang iyong khabar. Ganoon din sa mubtada. Kapag ang iyong khabar ay jam'un ng ligayril akil, ang iyong mubtada, lalo na sa ismul isyara, ay magiging mufradil mu'annath. Ano ang halimbawa? Tulad ng nabasa natin kanina. Halimbawa, hadha qalamun, ito ay lapis. Kapag kinumbert natin ito sa plural, magiging hadhihi aqlamun, ito ay mga lapis. Magiging muannas na kapag sa plural ng li ghayril aqil. Kapag sinabi natin na hadha aqlamun, ito ay mali. Kapag sinabi natin na haulai aqlamun, ito ay mali pa rin. Dahil ang hadha ay ginagamit sa mufradil mudhakkar at ang haulai ay ginagamit sa jam'il mudhakkar lil aqil. Ginagamit lamang ang haulai sa mayroong pag-iisip o sa madaling salita ay sa tao lamang. Kaya kapag sa plural, inuulit ko, plural ng ligayril aqil, ito ay magiging mufradil muannath ang iyong mubtada o ang iyong khabar. Kaya ito ay naging hadhihi aqlamun, hadhihi dafatiru, hadhihi abwabun. May isang jumla dito, sabi niya, hadhihil abwabu maftuhatun. Hadhihi, bakit ginamit ang hadhihi? Dahil ang abwabun dito ay nangangahulugan na mga pinto. Mga pinto. At ang kanyang mufrad ay babun, mudhakkar. Ngunit pagdating sa jam'un ay nagiging mu'annath na ito, nagiging pambabae na ito. Pagdating sa jam'un para lamang sa ligayril aqil. Kaya sinabi dito, hadihil abwabu maftuhatun. At ang kanyang khabar dito ay maftuhatun. Hindi niya sinabi na maftuhun. Sinabi niya na maftuhatun. Muannas pa rin na ang palatandaan ay ang thaul marbuta. Dahil ang al-abwabu dito ay muannas. Kung sa i-arab, i-arabo na natin ito ng mulakas lamang, talakhis lamang. Ano ang katayuan ng hadhihi? Nabanggit ko na kanina na ang maftuhatun ay ang kanyang khabar. Kung ang hadhihi ay ang siyang mubtada, at ang maftuhatun dito ay ang siyang khabar, ano ang mawki, ano ang katayuan ng al-abwabu dito? Hadhihi maftuhatun, ito ay bukas. Ngunit sabi dito, hadhihi al-abwabu maftuhatun. Hadhihi mubtada maftuhatun khabar, ano ang al-abwabu dito? Ito ay ang tinatawag na badal au al-badalu. Ano ang ibig sabihin ng al-badalu au badal? Mapapag-aralan natin sa lesson 17 inshallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh.